third episode po ng green peas rice ball, which sa Hapone po, sa, ang tawag natin is onigiri. So, napagpakulo na po tayo ng tubig with salt. So, hinugasan po sa malamig na tubig. So, mag-stay screen po. So, we're going to po. Pagpakulo po, lagay po sa gantong lalagyan. Ay, gamit din po ng strainer. Make it sure na huwag po masyadong nakulo. Yung parang sa Tagalog po, malikat. Tama lang po, malikat. Alam niyo naman po, sundos ko po yung aking dashi po nito. Kapalit po ng patis, pero wala pong amoy. So, nasa powder form po siya. So, masarap po sa lahat, everything. Kasi po tayo sa Pilipinas, gusto natin this, pero may salt po. Ito wala po. Ito, dried na bonito na kinaskas po. So, it's about po dun sa, siguro yung green peas na ginawa po. Mga about a cup. Masarap po talaga. Yung ganito po, meron pong wala naman po kayong sugat-sugatan, pwede na rin po yung batang, mga 3/4, yung apat na hati ng isang kutsara. Pero kung wala naman po, batang, okay. Okay lang po, tsambahan. Ganyan po na isang ganyan. So, sa 3 cups na rice, about a cup of green peas po ang inaan. Then, lagyan din po ng about pink salt yung sa green peas na po. Then, nagugas po ako ng kamay. Ihalo nyo lang po ganun masas. Dahan-dahan lang po para hindi po ma ano yung green peas. Isang paper towel or lampin kung wala po kayo. Latag ko lang po dito kasi ayoko po yung ano yung akin po. Kahit na po yung wala po kayo paper towel. Isang dikin po. Lagay ko po dito. Oops. Mga 3 minutes po po. Ano po ba? And then ang next pong gagawin natin, gagawa po ako ng tuna, yung maliliit na parang napag-cabbage or napag-cabbage po ang gamitin nyo po. Medyo pag magmukhang saucy, ito po gagamitin natin next ingredients. Pero kung wala naman po kayong makitang ganito, pwede na po yung ano green lettuce. Kaya lang hihiwain nyo na lang po ng medyo bite size. O kahit yung isang whole, irarap nyo na lang po. Since gusto ko pong makita yung tuna, papatong ko po nito sa ibaba. Kahit ako po sa market. And then sa Japan po, since apat po yung ating calamity, spring, nakakita po ako ng Miyoka! Napalita ko po yan. And then, of course, the magical ginger. Pakita ko po mamaya yung paghiwa habang hinatay natin yung kanin. Usually, may nabibili po tayo supermarket ng tunang ganito, mga nakasealed pa. Then, abangan nyo po sa mamaya sa first episode. Gagawa po tayo. Pakita ko po sa inyo kung paano gawin easily and wala pong amoy and masarap. Looks like okay na po siya.
1 seconds, yan yung rice pwede na po. Po. Alam po na kita niyo po dun sa unang episode. Kung wala naman po kayong gantong paper towel, yung mga lamten, o yung may nabibili po sa palengke na pwede niyo pong ikudra-kudra dun ganito para lalaban po. Then, specific gamitin lang po sa ganito. Hindi naman po natin patatagalin yung kani. Galit medyo init. Wala! Perfect rice po. Grabe. Mahunat. The best rice po. Kalian lang po natin yung ganyan. And then, yung ginawa po natin green peas kanina. Hialo po natin. Oops. 3 cups. Half cup lang po pala. Pwede na. Haluin po. Wala. Okay na po siya. Then usually po, hugasan yung kamay kung walang Ziploc bag po. Pero ako kasi po, since gusto ko madalian and ayoko na pong mag-touch ng tubig, shortcut po. Mga ganyan. Nagpasa po ako ng isang lampin since mainit po. Hindi natin mahold. Magsishake po tayo ng square. And usually po gusto ko yung nagamit yung Yamamoto Yama na seaweeds po. Ganito po siya kudrado, ninyo po lagi makikita sa supermarket or sa Asian market. So, gusto ko po nito, lagi ko pong hinahati na apat. Apat po. Ayan. Continuous po kasi gusto ko po yung shape ng square para magano po yung kanin. Since ayaw ko nga po mag-touch ang tubig malamig. Ayan na po, square. Then lagay po sa ibabaw. Square po yung kanin. Voila! Onigiri, green peas onigiri po. Kain na po tayo.